Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo kayo naroon, naway nasa mabuti po kayong kalagayan at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Muli, nandito na naman ako sa ngala ng Mark B YouTube Channel. Ako po si Mark at magbibigay naman ako sa inyo ng kunting kaalaman. Ang gagawin natin is gagawa tayo ng pellet weld at ililayer natin. So, ituturo ko sa inyo kung ano yung gagawin. Sa mga galing na welder dyan, keep it up. God bless po. Pagpalain po kayo. At sa mga hindi pa marunong mag-welding, naway mapulutan nyo po ito ng aral at makatulong po ito sa inyo. Maraming salamat sa patuloy niyo pong pagtangkilik at patuloy niyo pong pagsuporta sa aming YouTube channel at sa mga videos na aming na-upload. Keep it up, tuloy-tuloy lang. Bago ang lahat, kung bago ka lang sa aming YouTube channel, maaari po, mahiling ko po. Kung hindi ka pa nakasubscribe, maaaring paklik yung subscribe at paklik yung notification bell para maging updated po kayo sa mga videos na aming i-upload. So yun nga. Maraming salamat mga kabakal. So, wag na nating patagalin. So, yun, ito yung gagawin natin mga kabakal. Hardox plate po ito, NMM. So, ito po yung gagamitin nating welding rod, 7018 3.2 mm. So, yun, itataking natin. Tapos pag nataking na natin, saka tayo mag-welding dito. So, taking muna natin. So yun, nataking na natin, so tik-tikin lang natin. Minsan lang natin, tapos grinderin natin to para pag nag-welding tayo, malinis, hindi siya magkakaroon ng keyhole. So remember lang po, paalala lang po, pagka nag-welding kayo, kailangan na lilinisan nyo muna bago kayo mag-initiate ng welding para maayos, malinis at maayos yung hinang nyo. So yun, grinderin muna natin. So yun, nalinis na natin. Ang gagawin natin mga kabakal, so first pass, ganyan, straight bead lang, pag ganun lang. Tapos kailangan intin nyo lang yung arc length nya para maganda yung hinang. Kailangan nasa 3mm lang, alalay lang. Huwag niyong masyadong didiinan. Tapos kung halimbawa hindi kayo komportable sa isang kamay, dapat dalawang kamay ang ihawak niyo sa electrode holder. So unang layer, first pass, tapos second pass. Pagka nag-perform kayo ng pellet weld, so kailangan pag nagli-layer kayo, mag-umpisa kayo dito sa baba. Pag halimbawa second pass na siya, dito kayo sa baba mag-umpisa. Huwag kayo dito sa taas. Kasi pagka once na dito kayo mag-umpisa sa taas, mahirap yun. Magkakaroon na tinatawag na undercut. Lalo na kung masilan yung mga wewildingan nyo. So, kailangan dito kayo mag-umpisa sa baba. So, ganun pa rin. Gagawin natin straight bead lang. Ganyan. Ganyan lang yung position. Straight lang. Pag nag- wewilding kayo ng pellet weld, so kailangan na dito kayo mag-umpisa sa baba, wag sa taas, para maganda yung kalalabasan ng inyong pag-wewilding. So yun, wag na nating patagalin, umpisa na natin.
ito yung unang layer natin. Pin natin. Yun yung unang pasada natin, mga kabakal, yung first pass natin. Ang gagawin nyo, lilinisan nyo, nag-grinderan nyo para malinis at maganda yung ano. Kailangan yung position ng welding rod, so medyo nakaano siya, nakasenter siya dito sa 90 degrees, so naka 45 siya. So dito naka 45, so ito 90 degrees. Bali yung welding rod nyo naka 45. Tapos pati din dito yung paganyan niya dapat naka kahit mga ano 30 degrees. Pero depende sa inyo kung saan kayo komportable. Pwedeng medyo nakataas ng konti, paganyan, pwedeng paganon. Depende sa kung saan kayo komportable. Basta dito sa halimbawa ito 90 degrees, dapat naka 45 siya. Naka paganon. Tapos dahan-dahan lang mga kabakal, dahan-dahan lang. Yan. So yun, lilinisan natin at ano natin yung ating second pass dito sa baba. Dito tayo mag-umpisa. Tapos yung pangalawa dito. Bali ang gagawin natin, first pass, second pass, third pass. So gagawin natin tatlo. So yung una, ito yung una. Bali yung pangalawa dito. Tapos dito sa taas. Tapos yung pangatlo naman dito, tapos dito sa gitna, tapos dito sa taas naman. So yun. So linisan muna natin para maganda yung susunod na natin, yung ating second. So yun, nalinisan na natin, nag-grinderan na natin. So ayan, ano naman natin yung second pass. So yun yung ating second pass mga kabakal. Bali dalawang layer na siya. Dito yung una, tapos yung pangalawang layer, yung unang layer sa una, tapos itong pangalawa, tapos ito sa ibabaw. Yung second layer, so dalawang ano na siya. So pinatungan ko na siya. Tapos ngayon ang gagawin naman natin, tatlo na dito. Isa, dalawa, tatlo. So sa ano ng welding nyo, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong katakbo ng welding rod. Kung anong gusto nyo, pwedeng circular, pwedeng C, crescent. Sa akin ang ginagawa ko is straight lang. Straight lang, pa ganyan lang siya. So yun yung ating second pass. So ang gagawin naman natin ngayon, third pass. So tatlo na siya. Kung hindi kakayanin ng tatlo, gagawin natin apat hanggang mapunan dito sa taas. Pero kung kaya ng tatlo, so tatlo lang. Pero pag hindi, gagawin natin apat. Ganun lang po yung pag-perform ng pellet welding. Bago kayo mag-perform ulit ng welding, so linisan nyo, grinderan nyo para maayos yung pagkaka-welding. Sorry, it's DJ.
So yun, nalinisan na natin. Tapos saka ulit tayo mag-perform ng ating pang third pass. Bali dito, isa. Tapos sa taas. Tapos dito ulit sa taas. So ganun na yung proseso ng pag-layer. Kahit sa mga malalaking gap, kung wala kayong malaking welding rod, kailangan na ililayer nyo siya para matibay yung pagkaka-welding. So yun, mag-welding ulit tayo. First pass, bali pang third pass na yung gagawin natin. Yung ating third pass, tip lang mga kabakal, pagka nandito na kayo sa taas, sa pinakataas ng gilid, dapat medyo nakahiga na siya ng konti, dapat medyo nakaganon na siya para pati yung dito sa taas mapipenetrate siya ng welding. Kasi pagka itinayo mo siya ng paganon, pagka mas na inano mo siya 45 degrees, hindi siya mapipenetrate ng maayos yung taas ng sulok. Kaya medyo ipapaganon mo siya, tatagilid mo siya ng paganon kahit mga 30 degrees mula dito sa baba, 30 degrees. Yan. Para mapenetrate yung taas na sulok. Ito yung ating pang third pass. So yan, pang third pass natin yan. Tapos kung gusto nyo pang dagdagan, so dadagdagan nyo pa, kapingan nyo pa, so dito na naman sa baba. Mag-umpisa kayo lagi sa baba, huwag sa taas kasi mahihirapan, hindi maayos yung o hindi maganda yung kalalabasan ng hinang nyo. O hindi, kung halimbawa sa mga assessment yan, hindi tatanggapin yan. So kailangan dito kayo mag-umpisa sa baba. Yan, tapos pangalawang layer. Tapos dito sa taas hanggang mapuno nyo ulit dito sa taas. So pagka kinapingan pa natin to, first pass, second pass, third, pang fourth pass, so ang magiging layer dyan, ang magiging ano dyan, apat. So isa, dalawa, tatlo, apat, para mapuno yung gap na yon. So ganun lang, madali lang mga kabakal, pagka once na alam nyo na, marunong na kayong mag-welding, so madali na lang yun. So ganun lang po, so naway may natutunan kayo at nakatulong po ako sa inyo. Maraming maraming salamat. So yun. So yun yung naging result ng ating pag-welding.
Ayan. Bali, tatlong patong na siya. Isa, dalawa, tatlo. Bali, pangatlong patong, pang third pass siya. So, ayan. So, ayun mga kabakal, naway may natutunan kayo at nakatulong po ko sa inyo. Maraming maraming salamat sa patuloy pagtangkilik at pagsuporta, pagsubaybay sa aming YouTube channel at sa mga videos namin i-upload. So, God bless po, pagpalain po kayo ng Panginoon.